Char. Hi guys, and welcome back to our channel. Tagal ko hindi nakagawa ng video. Medyo na-miss ko to, pero parang nangapa ako, no? Parang bago ulit ako. Alam ko nang gagawin ko ngayon. So, parang pang-warm up lang. Siguro mag-chikahan muna tayo today. And dahil nga, na-busy ako kasi nga, bumabalik na ako sa office ngayon. Twice a week lang naman. Medyo yun yung naging inspiration ko sa video na ito. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga products na ginagamit ko everyday. Everyday ba? Everyday before. Ngayon, may mga bagong product din naman kasi ako na na-discover na ginagamit ko din sa office. Siyempre, importante na we always look presentable. Especially pag professionals tayo, katrabaho tayo, ganyan. Kahit ano namang trabaho. Siyempre, kahit na kailangan mag-makeup or magpaganda, hindi pa rin nawawala ang pagiging budgetarian natin. So, itong mga products na ginagamit ko is talaga namang budget-friendly. Lalo na kung everyday mo ginagamit, no? For me, better na mura siya. But, hindi lang mura, dapat quality rin. Hindi naman porket mura, eh hindi na maganda. Especially yung mga local products natin ngayon na affordable. Ching, ching, ching. But, talaga namang lumalaban sa mga international products, di ba? Saka for me kasi, kung everyday mo ginagamit, dapat, yun nga, affordable. Kasi, kung mauubos siya, syempre, bibili ka na naman. E, paano kung mahal yung binibili mo? So, kung bumibili ka ng pangkilay na 500 pesos, at maubos mo siya in 1 month, so, another 500 pesos naman yun sa susunod na buwan, di ba? Maging practical lang din tayo sa mga ginagamit natin. Hindi naman kasi basta dahil mahal lang is maganda na. Meron tayong mga murang products na magagamit na talaga naman na paka. Wala na akong maisip. Isana natin isa-isa yung mga products na isa-share ko sa inyo. Okay? Ayan. Siyempre, unang-una is skincare. So, ang ginagamit ko everyday is itong ayan, kita ba? Yung Lux Organics, Aloe Vera, and Snail Soothing Gel. Ayan. So, everyday ko to ginagamit, day and night. So, tipid siya, di ba? Kasi, pagkaligo at saka bago matulog, yan na yung ginagamit ko. Kasi before, magkaiba pa yung morning at saka iba pa yung gabi. Ang ginagamit ko to, more than a year, almost 2 years na. Simula nung na-discover ko siya. And, hindi ko pa siya pinapalitan. Ayan. So, bukod sa ginagamit ko siya day and night, nagagamit ko din siya as primer underneath my makeup. Kasi iba yung feeling niya eh, kapag nilalagay mo siya. Para siyang, alam mo yun, kapit na kapit. Ganun. Pero doon, dahil doon, dumidikit din yung products, yung mga makeup. So, 3-in-1 siya. So, moisturizer and night cream and, ang tawag doon? Primer. Ayun. So, super tipid talaga. And, ano lang siya, 230 pesos kung di ako nagkakamali. So, sa ibang flash ko na lang yung mga prices dyan pag nagkamali ako ng sinabi, okay? So, yung isang tub na yun, nagagamit ko siya for 2 to 3 months. Depende siguro kung gano'ng kadami kong maglagay or gano'ng kadalas. Kasi, minsan kapag mainit, kung naliligo ako ng thrice a day ko din siya ginagamit. Before ako napunta dyan, sa aloe vera and snail. Nakagamit rin ako nung sa Nature's Republic na aloe vera gel. Yung 99% ba yun? 92 or 99% aloe vera. Yung kulay green na tub. And then, after that, gumamit naman ako nung aloe ice. Yun, maganda din yun. Kasi talagang bumongga yung face ko nun. Talagang nag, ano siya, basta parang blooming, ganun. Basta iba yung effect niya sa face. But, hindi ko siya magamit sa morning kasi para siyang lotion type. Hindi siya katulad nung aloe vera na gel. So, yun, para siyang lotion type. So, nagmamantika. Pagkagising ko, pag gumagamit ako nun, sa gabi ko kasi siya ginagamit, no? So, pagkagising ko, talagang nagmamantika yung face ko. And, pero maganda naman yung effects niya. So, ang ginagamit ko pag morning nun is yung Eye White Korea na moisturizing, hydrating moisturizer. Ayun, basta ilalagay ko na lang yan dyan. So, yun yung ginagamit ko. Kasi before,
Nag-try ako gumamit ng mga moisturizers, but unfortunately, dahil oily skin ako, ayun, naging mumukha akong lechon. Sa kalap, di ba? So, medyo nag-stop akong mag-moisturize noon. Until, nagkaroon ako ng bulutong. Medyo, ano na, late na ako nagkaroon ng chicken pox eh. Late 20s na. 27 ata. So, syempre, natakot ako dahil may mga, baka maiwan yung mga dark spots na hindi na matanggal. So, nag-search talaga ako ng mga pang skincare. Ayan. So, syempre sa YouTube ko lang naman din nakita yung mga yan. Doon ko na-discover na meron pala mga water-based na moisturizers. Kasi, akala ko nun yung mga Nivea lang, yung mga Mayrae, kasi yun yung mga ginagamit ko before na nag-oil up ako ng bonggang-bongga. So, meron pala mga water-based para sa mga, at sa ating mga oily skin. So, sa mga oily skin dyan, try nyo yung mga water-based na product. So, after ko maglagay ng moisturizer in the morning bago ko umalis, syempre, ano, importante na maglagay tayo ng sunscreen. So, ang ginagamit kong sunscreen ngayon is itong Quick Effect Sunscreen with SPF 50 PA++++. Ito yung ginagamit ko under powder. Importante talaga na maglagay tayo ng SPF ng sunscreen kasi, lalo na ngayon, di ba, past few weeks, super init. Sisira talaga yung balat natin. Hindi naman sa, dahil lang masira yung balat, diba? Magkaroon ng wrinkles, ganyan. Hindi lang naman dahil sa ganun. Pero, syempre, iwasan natin yun. Kasi, syempre, it also causes skin cancers, ganyan. And different skin conditions, ayan. So, let's take care of our skin. Yung Quick Effect, hindi ko matandaan kung magkano. 59 to 70, ganyan. Ganyan yung presyo lang yan. So, super mura siya. And, ito ay 10 grams. Speed naman siyang gamitin. Tagal naman siyang bago maubos. Meron din ito ng malaki. Pero, ito kasi compact. So, syempre, hindi lang yung skin natin ang naalagaan natin. But also, kailangan naalagaan din natin yung lips natin. Hindi naman cha-chop yung lips ko. But, I use this para lang ma-moisturize din siya. Ang ginagamit ko is itong, ayan, Carmex na Classic Lip Balm. So, ito kasi galing tong US. Binili to ng sister-in-law ko, High Clan. Binili niya to doon kasi doon, parang mga 50 pesos lang siya. $1 lang to sa US kasi. Meron din ganito dito, pero parang triple na yung price niya. So, kung may mga mag-anak kayo sa US, pabili na lang kayo nito. 50 pesos lang kung may uuwi naman. May bago magamit ng petroleum jelly. Okay din yon, nag-try din ako nun before. Pero ito kasi, ano siya eh, parang mentholized. Mentholized. Mentholated. Basta kung ano man. Basta parang malamig siya sa lips. So, ako gusto ko yung mga ganun eh. Iba kasi parang uncomfortable sila sa may mint or may something. Pero ako okay ako dito. And medicated din siya. So, maganda talaga siya sa lips. Promise. Kung hindi nyo pa na-try, try nyo to. Available naman siya sa mga Watsons and department stores. And after ko nang maglagay ng lip balm, ng SPF, and ng moisturizer, ang next naman is syempre powder. So, what I use now is itong, ayan, Vice Cosmetics Duo Finish Foundation in the shade Chesa. So, this is oil control, buildable, and blurring. Actually, totoo yun. Buildable naman siya, pero very light coverage lang naman kasi. Pero okay ako dun sa light coverage kasi for me, pag sa office ka, kailangan naman hindi ka naman yung pakak na pakak yung foundation. Sa climate natin, di ba? Lalo na pag summer. For me, hindi siya advisable na gumamit ng foundation kasi for sure, malulusaw lang yan. So, magmumukha ka lalong haggard. So, yung pag-powder kasi, fresh-fresh lang. So, yun yung gusto ko. And meron din tong SPF 25. So, kung di ako nagkakamali, parang nasa 145 or 150 pesos to. Ayan. Actually, alternate sila ni Maybelline Fit Me Powder. Ayan. Kung ano kasi yung mahagilap ko, yun yung ginagamit ko. So, ito, either ito or yung Maybelline na Fit Me Powder. Pareho lang naman din sila halos. Very fine yung powder nila. Pareho. After ng powder, syempre, magkikilay naman tayo. So, before, ang ginagamit ko is itong
EB Advance, burado na kasi. EB Advance na Brow Define. So, natandaan ko, 130 or 135 pesos siya sa Watsons. And ang gusto ko dito is yung shade niya talaga. Ito ay in the shade Taupe. Ganito. Actually, na-dry na siya. Pero ganyan yung kulay niya. So, mukha lang siyang natural. Kasi kapag brown, eh medyo dark yung hair ko. So, mukhang peking-peki naman yung kilay. So, yung mga ganitong color yung bet ko. Ang downside lang nito is that medyo dry yung formula niya. So, kailangan mo siya i-warm up bago mo siya ilagay sa kilay. And minsan nagbubuo-buo din siya dito. Especially kapag medyo, alam mo yun, minsan kapag nag-powder ka na tapos biglang pinagpawisan na yung kilay mo. Pag sinwipe mo siyang ganun, medyo nagbubuo-buo na siya. Pero overall naman, maganda siya. So, matagal-tagal ko din itong ginamit. Ang lagi kong ginagamit ngayon is itong Squad Cosmetics Brow Game Eyebrow Pencil. Ito in the shade Dark Brown. Actually, gusto ko i-try yung isa nilang shade, yung Brunette. Kasi ito, although dark siya, brown pa rin siya. Kitang-kita pa rin brown siya. So, hindi siya mukhang natural sa akin. But, ang maganda dito is, maganda talaga yung pagkakagawa. I mean, maganda yung consistency niya. Hindi siya ganun ka-soft, hindi naman din siya ganun katigas. And super smooth lang yung pag-glide niya kapag dinodraw mo yung kilay. And mura lang siya, actually. This is 119 pesos on sa regular price niya. Pero minsan nagsa 79 pesos to pag may sale sa Shopee and Lazada. So, abangan nyo na lang yung mga sale. Pang everyday talaga siya. Yung lipstick ko is medyo dark. Mga plum, mauve, ganyan yung kulay. Siguro little background lang kung ba't ako nahilig sa ganung klaseng kulay ng mga lipstick. Meron akong friend before sa previous work ko na nagbigay sa akin ng lipstick. Kasi hindi daw niya bet. Hindi parang hindi daw bagay sa kanya. Tapos parang bagay daw sa akin. Eh, hindi naman ako nagaganon ng kulay. Usually, ang ginagamit ko mga dati is yung mga pabebe. Pabebeng kulay lang. Kasi nga, ayoko i-emphasize yung lips ko dahil makapal na nga siya, malaki na siya. But thank you sa friend ko na yon dahil naboost talaga yung confidence ko na gumamit ng mga dark colors na lipstick. Ginamit ko yung lipstick na yon. Bumagay naman siya sa akin, especially naka-blue kasi ang uniform namin. Naganap ako ng mga dupe na mga ganung kulay. And napunta ako dito. Ayan. Sa Careline Better Than Basic. Shade nito is All Day. Pre-pandemic, ito talaga yung ginagamit ko na. So, ganito yung shade niya. Ganito yung mga gusto ko rin kulay. Ayan. Mahirap pala mag-swatch. Ayan. Kita niya ba? Ayan. So, reddish na brownish na mamove. Ayan. Ganun yung kulay na gusto ko. Dati, ang price nito is 180 pesos. And then ngayon, lagi na siyang 99 pesos. So, 'di ba? Ang mura niya. Tapos ang ganda niya pa. As in yung pag nilagay mo siya sa lips mo, solid na solid yung color niya. Though, syempre hindi siya transfer proof kasi lipstick siya. So, para siyang regular bullet type na lipstick. But nagiiwan siya ng stains. And may ginawa ako dito before kasi parang biglaan lang na kailangan ko mag-ayos and wala akong dalang makeup na iba. So, ginawa ko siyang eye shadow. And, sinet ko lang siya ng powder. Hindi siya nag-crease. 2-in-1. Minsan, pwede rin ilagay sa cheeks. Ngayon, lagi tayong nakamask. Siyempre, hindi ko siya magamit. So, nakatabi lang siya dito. So, lalagyan ko ng makeup. Nakadiscover ako ng another product that I can use ngayong pandemic, kahit na nakamask. Before kasi, yung mga, hindi kasi ako lip tint kasi nagda-dry yung lips ko doon. But, when I tried this product, hindi naman nag-dry yung lips ko. And, ang maganda pa dito is that, I can wear this under my mask. Hindi siya nag-transfer. Kung mag-transfer man siya, very, very minimal lang. So, nag-stay siya talaga sa lips. Tuwa ako kasi, minsan, di ba, pag nasa office, tapos may meeting, so, naka-Zoom meeting kayo, and then, papapicture, ganyan. Although, yung Zoom naman na ngayon is may filter.
sa mga hindi nakakalam, ha, yung mga yung Zoom ngayon, i-update niyo yung Zoom ninyo. May filter na yun, may kilay at saka may lipstick na. So hindi niyo na kailangan mahagard at ma-pressure na mag-ayos kapag may meeting. Siyempre, di ba, minsan din, nagtatanggal ka ng mask, ganyan. Tapos, makikita ka ng ibang tao. Eh, ako nga, di ba, maputla ako. So, medyo niiya ako noon. So, noon na-discover ko tong product na to, natuwa ako kasi na-wear ko siya under my mask. So, eto yon. EB Advance Power Paint Multi-Use Color Cream. So, multi-purpose product siya. So, pwede siya sa eyelids, sa cheeks, at saka sa lips. 180 pesos ang regular price niya. Pero, nabili ko siya for 100 pesos lang. Dahil nag-sale to sa Shopee. So, tapos may freebie pa to. Diba? Discounted na tapos may freebie pa. So, abangan nyo talaga yung mga sale sa Shopee at saka sa Lazada. Kasi, makakabili talaga kayo ng mga good buys doon. So, ayun lang naman ang ma-share ko sa inyo. Hopefully, nakatulong naman ako ng kahit paano. Actually, ganito yung itsura ko sa office. Less the pilik mata. Especially ngayon, kasi ang gamit ko is ito. Yung mga tints ang gamit ko. Katulad nyo ang sinasabi ko kanina, hindi naman kailangan na super pakak ang makeup sa office. What's important is you feel confident and you look presentable. Yun lang naman ang importante. Yun nga, sabi ko, depende rin naman sa profession kung kailangan nyo ba na mag-full makeup, as in full routine, or yung simpleng makeup lang. But I prefer simple makeup lang, lalo na ngayon na kakaedad-edad na ako. So parang pag simple makeup lang din, nakaka-fresh, nakakabata, diba? Hopefully, nagustuhan nyo naman, and sana nakatulong-tulong naman akong kahit papano. If you like this video, syempre, don't forget to like, and then, don't forget to subscribe to my channel. Click that notification bell para ma-notify kayo pag may mga bagong videos ako. You can also follow me on my social media accounts at Jai Cardenio in both Instagram and Facebook. So, I guess this is it, mga zest. So, thank you very much again for watching and I hope to see you again on my next videos. Stay safe, everyone, and bye!